channel. Today po ay ituturo ko po sa inyo kung paano mag-parallel ng dalawang solar charge controller na ang model po ay ML2440 40 amperes po na SRNE MPPT solar charge controller po. Sa ibang video ko tinuro ko sa inyo yung paano mag-parallel na solar charge controller, pero 60 amperes po yun. Ito po ngayon 40 amperes po. So simulan natin guys. Ang itong nasa screen nakikita ninyo guys, hindi ko ma-paklas kasi nakakonect po yan sa solar setup ko. So dito ko na lang ilagay yung camera. So bakit tayo magparallel ng dalawang 40 amperes na solar charge controller guys? Ganito kasi yan guys. Kunwari sa iyong setup na solar sa inyong bahay, naubos mo na yung panel, yung sinagad mo na yung kunwari yung inverter mo is 24 volts tapos 40 amperes yung solar charge controller mo. Sa 24 volts po dito ang required po na maximum solar power po sa 24 volts, aabot po ng 1,100 watts po ang maximum solar power po. Pero hindi na kailangan lumagpas pa sa 1,100 watts na solar panel. Tapos gusto mo pang magdagdag ng another 1,100 watts na solar panel. Kaso hindi pwede sa isang solar charge controller. So anong gagawin natin? Bibili tayo ng isa pang 40 amperes na kagaya nito solar charge controller at iparallel natin guys. So paano yan? Iparallel, wala namang connection kagaya ng walang settings kagaya ng solar charge controller na 60 amperes na meron siyang port na RS485 na connection talaga para ma-set natin to parallel yung dalawa. Pwede tayong mag-parallel dito guys sa 40 amperes. So ang gagawin natin guys, kailangan i-set lang po natin ang dalawang solar charge controller. Kunwari yung battery natin na ginamit is lithium. Kailangan lang natin tong i-long press. Ayan. Tapos hahanapin natin yung lithium. Ayan. Nakikita nyo. May nagbi-blink. Lithium po yan na sign. So depende sa setup ninyo, sa battery ninyo, sa solar ninyo. Lalo na sa mga baguhan pa sa solar. So, set nyo lang yan. Kung lithium kayo, lithium. Kung lead acid kayo, lead acid. So, ganun yan guys. Tapos, yung isa na solar charge controller, ganun din. Dapat synchronize yung dalawa para hindi masisira yung battery. So, ganun lang ang pagparallel guys. Tapos, yung connection naman sa... Exit muna natin to. So, ang connection naman po sa baba guys, ganito lang. May port dito para sa solar panel, saka sa isang solar sa isang solar charge controller. Ilagay nyo, syempre, yung bagong setup mo na binili mo na 1,100 watts na solar panel. So, i-connect mo syempre dito sa port niya para sa mga panels. So tapos yung battery mo is gusto mo
dalawang setup. Or kaya isa lang yung ano, isa lang yung source mo sa battery. So i-parallel nyo lang yung ano, yung supply ng battery o yung port dito, i-parallel nyo lang doon sa kabila sa isang solar charge controller para mabasa niya. O kaya kung meron pa kayong ibang setup na battery, i-connect nyo separate. Tapos kailangan magka the same lang yung ano, yung settings dito. Na lithium, lithium. Kung lead acid yung gagamitin natin para hindi masisira yung ano, yung battery. So ganun lang guys, kadali ang pag-parallel nito guys. Pwede rin kayong mag-parallel guys sa dalawang ganito. Tapos yung panels mo is 1,100 watts lang. I-parallel nyo lang dito sa dakin. Kunwari dalawa yung charge controller mo. Tapos hindi ka pa bumili ng ano, ng ibang panels, gusto mo dalawa yung charger mo, parallel mo lang yung connection ng PB dito sa isa mo pang charger, tapos yung battery parallel mo din dun sa connection ng isang kagaya nito guys, para doble yung ano, yung charger mo na gagamitin para yung charging system mo mabilis siyang mag-charge, tapos yung battery mo mabilis din siyang ano, ma-full charge guys, kasi MPPT kasi yung ano, charger mo, hindi kagaya ng PWM na hindi masyadong malakas mag-charge. Pero kung meron naman kayong ano, 60 amperes na charge controller, mas mabuti yun kasi ang capacity ng ano, ng panels na kaya niyang i-receive o maximum solar power niya, kung 24 volts po yung gagamitin natin na system, is aabot po siya ng 1,600 watts. Kung 36 volts naman po, aabot siya ng 2,400 watts. Kung 48 volts naman po, aabot po siya ng 3,200 watts po yung panel na kaya niyang i-receive sa 60 amperes po na solar charge controller. Di kagaya dito guys, sa 40 amperes, pang small setup lang talaga siya. Kasi ang 24 volts niya is ano lang, 1,100 watts lang po ang kaya niyang i-receive na wattage galing sa panels guys. Pero kagandahan dito sa solar charge controller na to is kaya niyang i-receive ang 12 volts na battery, 24. Yan, 12 volts at saka 24 ang kaya niyang i-receive na battery. At saka mabilis siyang mag-charge kasi MPPT yung charger natin. So, ganun lang po guys. Salamat. At sana may natutunan kayo sa aking ginawang video. So, hanggang sa muli guys. Salamat. God bless.